Hi everyone, it's me again, your DIY and Succulents, and welcome to our channel. And today's video guys ay magre-repot tayo ng ating mga bagong babies na sedum. Ito ang aking bagong nabiling sedum. Ito si Sedum Perez de la Rose. Siguro bagong propagate to from shop. Ayan o. Ayan, ang cute-cute niya po, di po ba? Ito naman si Sedum brevifolium. Ito first time ko din siya. Ayan. Mahilig po ako sa mga sedum. At gustong-gusto ko rin pong nagpo-propagate ng mga sedum. So, ang dalawang to ay first time po akong magkaroon ng ganito. So, sana ay maparami ko siya. Since maliliit pa sila, matagal-tagal pa sigurong panahon bago ko siya maparami. Pero, looking forward sa parating na winter season to spring season dahil sigurado gaganda ang kanilang mga kulay. So, samahan niyo ako guys na i-repot ang ating mga new babies. Keep on watching po! Ayan, so lalagyan ko muna ng pesticides, then imimix ko sa soil para iwas sa mga pests. So tatanggalan ko lang guys ng kaunting soil bago ilipat sa new pot, at syempre dahan-dahan lang pagtanggal ng soil para compact pa rin ang mga babies at mas madali siyang ilipat. Ayan guys, oh, ang cute-cute niya. Lalo na kapag nag-iba na ang kanyang kulay pagdating ng taglamig. So ayan guys, ang susunod naman natin ay si Sedum Perez de la Rose. So, tatanggalan ko lang din ng kaunting mushy leaves. Ayan, so maliliit pa ang kanyang mga dahon guys. At madali din siyang matanggal or malagas. Kaya dahan-dahan lang at konting bawas lang sa kanyang soil para hindi maghiwa-hiwalay ang kanyang stem. Kahit maliliit guys ang kanyang mga dahon ay napakaganda niya at napaka-cute. Ang ganda ng hugis ng kanyang rosette. Ayan. At napaka-chubby rin ang kanyang rosette. So ang cute niya tingnan, lalo siguro pag may kulay na siya. And now guys, irerepot at ipopropagate ko din ang sedum na ito. This is Petrosedum Red Wiggle. So guys, napaka-attractive ng sedum na ito dahil sa kanyang appearance. Ang dahon niya ay mukhang red na mga needles. At sa winter naman ay lalong tumitingkad ang kanyang pagka-red. So easy to grow din siya at maganda din siya itanim as ground cover. So pararamihin ko ang sedum na ito by cuttings. Then dito ko siya itatanim sa aking DIY pot na made from cans. And guys, medyo matigas ang kanyang soil. So, babawasan ko almost half ng soil para magkaroon siya ulit ng bagong ugat sa kanyang bagong soil. Matibay ang sedum na to guys, lalo na sa drought. Kaya kahit hindi mo siya diligan,
ay dadami at dadami pa rin siya. At mahilig din siya guys sa full sun at tumataas din siya from 8 to 10 cm. So bagay na bagay talaga siyang itanim as ground cover. So ayan guys, as you can see, may mga ugat na rin siya sa kanyang stem. So saktong-sakto siya para ma-propagate. So ikakat ko siya lahat para mas mabilis siyang kumapal or dumami sa pot na to. So yung mga nakat ko, insert ko lang siya isa-isa. Ayan. So, looking forward in a month sa kanyang pagkapal. Pag kumapal na siya, bagay na bagay siya sa pot na ito. Yan. So, summer dito sa amin ngayon. Paparating na ang autumn, then winter. So, looking forward sa kanyang makapal. At lalong mas matingkad na kulay. So, and now guys, this is one of my favorite sedum. Ayan. Napakaganda guys ng kanyang kulay, lalo na kapag winter season. So as you can see guys, meron ng mga ugat-ugat sa kanyang mga stem. Ayan. So siguro kailangan na niyang iripat. Pero since summer ngayon, antayin ko muna maging autumn or maglalamig ng konti ang panahon bago ko siya iripat. Pero ang sedum guys ay pwedeng-pwedeng mag-propagate kahit summer. Ayan. So ang gagawin ko, ikakat ko na lang siya, then ipopropagate. Para pagdating ng autumn at pag nag-winter ay magkakaroon na naman siya ng mga new babies, pups. Ayan, katulad niyan. Para lalo siyang lumago at dumami. So dito ko siya itatanim guys sa aking ginawang DIY pot. At bagay na bagay siya sa kanyang kulay. Ang sedum na ito guys, madaling ipropagate by cuttings, pero sa leaf propagation ay pwede naman, kaya lang matagal siyang tumubo. Hindi katulad ng jelly beans. Yun, madaling lumabas ang kanyang mga babies. Pero ito, hindi ko pa na-try. So, mas nabibilisan ako sa cutting. So, cuttings ko siya pinopropagate. Ito ang kanyang kulay guys. Nung nakaraang winter to spring season dito sa amin. So, napakaganda talaga ng succulent na to. So, worth it siyang paramihin. Ang succulent na to guys ay hindi mahilig sa maraming tubig. Ayaw niyang nabababad sa ulan. Dahil madali siyang mabulok. Ang sedum pakipailom din guys ay hindi cold hardy succulents. So, kapag minus degrees na ang inyong mga temperature, ay mas best na itanim siya sa mga container na madaling dalhin indoors. So, ito na siya guys, ang ating sedum pakipailum. So, ayan guys, and thank you for today sa pagsama sa aking pag-aayos ng aking mga babies. And see you on next video guys, and thanks for watching sa mga hindi pa po subscribe, please do consider subscribing po para updated kayo sa aking mga new upload na mga videos. Thank you guys and see you on next video. Bye!